Hello mga garden, welcome back. Ayan. So ang i-share na naman po namin ni Drew ngayon ay yung paglalagay ng pataba dito sa aming garden, yung vermicompost at saka yung balat ng saging, ito po. Ayan. So wag niyo pong titipirin yung halaman niyo, kasi yung halaman niyo kapag binigyan niyo po ng pataba, bibigyan rin kayo ng magandang ani. Ayan. So ang gagawin niyo lang po, no, hahaluin niyo lang po ito. Haluin nyo lang po ng maigi mga ka-garden, tapos maglalagay po tayo ng pataba dito sa ating lettuce. Ayan. Dito tayo sa lettuce, saka dun sa sitaw. So, dahil nga marami na pong bunga yung sitaw, maglalagay po ulit tayo para pag hinarvest po natin yung bunga ng sitaw, magkakaroon na naman ng panibagong bunga. Kasi kapag hindi po kayo naglagay ng pataba dun sa sitaw, dahil namumunga na, magiging payat po ang magiging bunga. Ayan. Para tuloy-tuloy po yung pag-harvest po natin. Bali, ang pag-harvest po ng sitaw ay 3 beses mga garden. Depende kung gaano po natin inaalagaan yung ating halaman. So yung iba kasi hindi po ako naglalagay ng, hindi po ako nag-i-spray ngayon ng chemical. Puro organic lang po yung ginagamit po natin. Yan. So ang paglalagay po naman ng pataba ng halaman ay ganito. So ganito po yung paglalagay ng pataba mga garden, no? Maghuhukay lang po kayo dito sa, ayan, huwag nyo po masyadong hukayan kasi ayan, kasi madadali yung ugat ng halaman. Ayan. So dito lang sa mga pagitan nila. Ayan. Ayan mga garden, ganyan lang po yung paglalagay ng, ayan, pataba dito sa ating lettuce. Ayan. Para po sa susunod ay malalaki po yung kanyang dahon. Ayan. Para bibigyan po tayo ng lettuce mga garden. Ano po yung ilalagay nyo, Brad? Eggshell po yan, bro. Eggshell saka vermicompost. Ayan. Ayan po yung mga balat ng saging na ginagamit ko. Ayan. Pinapabulok ko yan gamit ang mga bulate. Kaya tawag doon ay vermicompost. Ayan. Bro, mag-hi ka nga, bro, sa vlog ko. Hello po, magandang umaga po. Si Kuya Joseph yun. Ipapakita ko yung itsura ko. Ako naglalagay ng pataba doon sa taas. Bro, mag-hi ka. Hi. So ayan na mga garden, yung view ng aking sitaw doon sa taas ng gate. Pupunta po tayo, lalapitan po natin kung yung sitaw po ba ay meron ng bunga. Ayan. Papakita ko na yung update dahil nakakatuwa ito. Ayan. Matutuwa po kayo dito. So ayan mga garden, no? Ito meron siyang defective, masyadong maiksi. Ayan, dahil unang bunga dito sa may malapit sa puno.
So dito naman, kung mapapansin nyo po, no, mahahaba sila. Ayan. So kapag may makita na po kayong langgam, ayan, ilalapit ko yung camera, ano, para makita nyo po yung langgam. Ayan yung mga langgam. So gagawin nyo, ayan, pisil-pisil. So ang technique na ganun ay sitirisin, ayan. Sitirisin po tawag yan, mga garden. Tinitiris po yung mga aphids na nandoon kasi may mga aphids. So kung may aphids, merong langgam. So yung mga langgam, nilalapitan nila yung aphids para kunin yung kunin po yung mga ano, yung katas, ayan. Ayan, yung aphids. So ang gagawin nyo po dyan, dahil nga konti lang naman, gagawin nyo, hahawakan nyo lang po ng ganyan, oh. Ayan. Ayan na, malalaglag na po sila. Mamamatay na. So ayan, mga garden, no, naglagay po tayo ng pataba. Ngayon, ikakalat nyo po yan. Ayan. Para madaling pakinabangan ng halaman. Ayan. Ganyan po. Tapos dito rin. Siyempre, huwag nyo lilimutan na diligan. Diligan nyo lang po ng tubig. Ayan. Hanggang lumabas yung tubig dito sa ilalim. Yan, ganun po yung pagdidilig, mga garden, para sure po na yung lupa ay basang-basa. Yan. Mas maganda po yung ganyan, yung umaagos yung tubig, kasi kapag na-stuck kasi yung tubig dyan sa ilalim, ayan, diligan ko muna. Ayan, mga garden, tumutulo po yung tubig niya. So ngayon, yan po yung pinakamagandang pagdidilig, kasi kapag hindi po tumulo yung tubig, mabubulok po yung ugat ng halaman. Sa kapag na-stuck po yung tubig, yung mga bulaklak ng sitaw ay mahuhulog. Ayan, para hindi po mahulog. Kung mapapansin nyo po noon, dami ng pumbunga, mga garden. So bukas ito, pwede na siyang anihin. I-share ko na rin po kung ano yung araw na pwede na siyang pitasin. Ayan. So dito naman, mga garden, merong naninilaw. Ayan. Merong hindi, merong buhay, merong buhay, merong patay. So ganun talaga pag nagtatanim po kayo, hindi perfecto, merong namamatay talaga. Depende kung ano po yung klase ng pagtatanim. Kasi minsan para masigurado po talaga natin na mabubuhay, ang gagawin nyo ay mas maganda po pag yung nasakap. Ayan. Pag nasakap, mas sigurado na tutubo na po sila. Pero pag kayong binunot nyo po yung ugat at inilipat nyo po doon, meron talagang mamamatay. So ganun po, mga garden. So kung mapapansin nyo po, no, matatangkad po sila. Maglalagay po kayo ng ito, yung lupa na may compost at meron siyang ipa. Ayan. Lalagay nyo lang po dun sa ayan, para po hindi matumba. Kasi yung ano niya, matatangkad. Ayan. Ayan po. So lahat po yan lalagyan ko. Para mamaya, may papakita ko na rin po sa inyo yung pagdidilig. So, maglalagay lang po kayo dito ng ayan, para hindi po sila matumba.
So ayan mga garden, gamitin nyo po yung spray, is yung spray lang ganyan, mahina lang para yung halaman hindi matumba. So ayan po mga garden, sana po ay meron na naman po akong konting na-share sa inyo. Ayan po. Bago matapos po ang vlog na ito, ay shout out nga muna kay Talk Guest Corner. Ayan, nagpapa-shout out po sa akin. Maraming salamat po sa panonood. Ayan. Saka shout out din sa mga bagong subscriber diyan at sa mga manonood. Ayan. Sana po ay na-inspire po kayo dito sa aking maliit na hacienda. Hacienda. Ayan, maliit na hacienda. Ayan. Maraming salamat sa inyong panonood mga garden. At syempre kung nagustuhan nyo po ang video, i-like nyo naman po at i-share. Ayan. Huwag po kayong maghiyang magtanong. Magtanong po kayo dyan sa comment box. Pipilitin kong sagutin ang inyong mga tanong kung kaya kong sagutin. Ayan po. At syempre kung bago ka pa lang sa aking channel, hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe po kayo, pindutin ang bell para updated ka pag meron akong ilalabas na bagong videos katulad po nito. Bye-bye! Hello! Hello, hello! Pataba dito sa aming garden yung vermicompost at saka yung balat ng saging, ito po.